parang gano'n. So for example, ano, pag nag-i-invest ka ng time, tapos ano, hindi mo... Tapos yung tinry mo naman, yung parang binigay mo nga yung lahat mo, tapos na-reject ka pa rin sa dulo. Ay, parang iba yan. Gusto kong pag-usapan natin. Parang gusto kong pag-usapan natin yung hugot mo na yan. Another episode ng Kudaserye. Yes, so, sana naman marami pang nakikinig sa ating mga ano pinag-uusapan. And nakikikuda pa. Ayan, Dusty. So, last episode nga, thank you sa mga nakinig, nag-comment, at saka mga nag-message sa IG about our winning moments at yung and celebrate. Their winning moments. And their winning moments and the winning moments of the nation. Yes. So, te, syempre, winning moment, di naman laging winning. Hindi lagi tayong nananalo. Di lagi tayong yes. Natatanggap. So ngayon, yes, pero ang taya. Hindi winning, pero yes. So, naisip ko for this episode, pag-usapan naman natin yung parang rejections. Rejections. Yung mga losing moments. Losing moments. Losing ano moments. Ba ano yung mga time now that we stumble. Stumble? Di ba? Yung parang nadadapa ka. Yung mga... ano, time na nadapa tayo, pero nakabangon tayo. Kasi, sa totoo lang, yung mga rejections, yung mga natatalo tayo sa mga bagay, yung mga hindi natin nakukuha yung parang mga... damang-dama mo tong episode na to. Oo, te. Bilang feeling ko, ang dami kong ganito. Charine. Ayun. Yung mas marami, nagbabago ka as a person, saka mas maraming kang natututunan sa pagkatao. Oo. So, te, una, ikaw, kung may earlier moment nung bata ka, meron ka bang naiisip na doon mo, na-reject ako? Shucks. Nung bata, parang siguro ang pinaka, parang rejection na matatandaan, masashare ko na ngayon is yung nag-audition ako sa isang play nung high school. Nag-audition ako sa isang play. Alam ko naman sa sarili ko na medyo marunong naman ako umarte. Kaya tanong mo kung anong nabigay sa akin na role. Ano? Aso. Aso ng bida yung role. Pero gusto mo maging bida? Hindi ko gusto maging bida. Gusto ko maging parang part ng bata man lang or medyo mas okay na role. Te, aso yung binigay na role sa akin. If, kung alam niyo yung show or movie na Annie, yung may aso si Annie doon, yun ang binigay na role sa akin. Tapos, hindi ako naman, sige, okay lang naman. Prepared naman ako na maging aso. Okay lang. Malungkot ako kasi syempre parang gusto mong expect sana mas malaking role pero asa yung nabigay. Tapos mas na-demote pati. Natanggal na ako sa kung aso ako all throughout the play nandun ako. Na-demote pa. Tinanggal yung aso. Tinanggal yung aso kasi nga wala namang sasabihin, di ba? So napunta sa ending lang. Yung alam yung pag-ending ng mga pelikula, yung nakikisayaw, yun ang napuntang role sa akin. Ako yung magician. Magician ata yun na may Snow White na. So parang ang na-question ko yung sarili ko, marunong ba akong umarte talaga? Yun, parang alam ko naging puno ka eh. parang feeling ko okay lang, pero all throughout parang okay lang, pero parang pag mag-isa ka, parang mapapa-question ka sa sarili mo na hindi ba ako magaling? Parang hindi ko ba deserve yung mas okay na role? Pero yun. Feeling ko, mas nasasaktan tayo kapag yung expect na tayo. Mm-hmm. Na tayo yung matatanggap or mabibigyan tayo ng maayos na role. Ako naman, te, naalala ko no elementary. Mahilig kasi ako sumayaw. So, dancerist ako talaga nung elementary. Hanggang ngayon naman. Pero, te, hindi ko na kaya yung mga TikTok dance. Na-realize ko, kailangan ako mag-practice sumayaw. Ayun, tapos... parang every alam mo yung field demo. Mm-mm. Yung mga field demo yung sasayaw. So, te, pag ganyan, parang gusto ko na bumida lagi kasi yung kailangan may leader, yung pinakamagaling sumayaw sa unahan. So, ang gagawin diyan magpapa-audition yung mga bata tas ko ikaw ang mapipiling leader. Tapos may isang beses, mga grade 4 yata ako. Ako na yung leader, te, nasa unahan ako. Pero kasi matangkad nga akong bata, hindi pa ako mataba nito, pero ang tangkad kong bata, yung malaking bulas ako, di sayo-sayo, pack, leader, exercise, yung ganyan. Te, yung teacher, pinaalis ako sa unahan.
Ang laki ko daw Bakit ba? doon. Ang Okay. laki ko daw. Ang pangkat ko daw. Dapat nasa likod daw ako. Sabi ko, ako po yung leader. Eh, pinaalis ako, pinapunta ako sa likod. Parang ako doon eh, ha? Ginalingan ko nga para mapunta ako sa unahan, tapos papaalisin mo ako. I did parang, my best. You did your best, pero... Oo, te. Siyempre nung bata ko, iyak na ano ko nun. Hindi ko maalala kung umiyak ako, pero oo, ako ilungkot na lungkot nun. Saka parang napahiya ka, te, na, hmm? Leader ka na, nandoon ka na sa unahan. Tapos, sinagay ko. Sinagay sa likod. Parang practice na practice ka naman sa sarili mo. Give na give naman ako. Tay, baka naman kasi sa salaki mo as a tao, parang natakpan mo na yung nasa likod mo. Kasi nga matangkad ako na payat. Basta nung mga grade 4, grade 5, matangkad ako na payat. So parang nahaharangan nga siguro ang mga kabataan sa likod. Totoo naman. Baka naman sila ay give na give din. Tapos siguro sa isip mo, ano ba ito? Give na give ako. Narang. Di naman ako kita sa picture. Oo, may picture pa yun. So yun, te. Mga mini na ganun lang na rejection. Ano? Pero ano yung mga ano, sa'yo, ano yung latest or parang one of your biggest rejections in life? Ako na agad ba? Ako, sige. Oo. De, ako na magtanong eh. Thank you. Thank you for that wonderful question. Char. Ito naman yung, nakwento ko na to sa isang podcast episode, pero sige, last year pa naman yun, baka nalimutan yun na. So, nung mga 2019, ano, parang, ako, alam naman ng mga tao na ang gusto at pangarap talaga natin imapakita sa TV, maging artista, mag-perform. Ako, tayong dalawa, di ba, yun yung dream natin. Yeah. Tapos, okay. Ako din personally artista. Personally yun din ang dream ko talaga makita sa TV. Tuwang-tuwa ako noon, winning moment ko yun pag mga ganun. Makita sa TV, mapabida ganun. Magbida-bita, bet na bet ko yan. So, 2019 we were given. Nabigyan po tayo ng opportunity na parang umistar daw sa commercial, pero yun pala ay hindi pa sure ka. So, ang gagawin, parang nagtawag ng mga tao, tapos ang gagawin mo lang, kakain ka ng burger. Tapos, gigive mo lang ang emotion mo. Or, kung anong feeling mo nung kinain mo yung burger na yun. So, si Te, medyo, sige, normal, tapos marami kami doon. Tapos, nung turn ko na ako i-kumain, Te, ang mga tao, galing na galing sa'yo. Napa-expect si Te. Oo, totoo. Eh, galing na galing sa iyo. Tapos parang, alam mo yung naririnig mo yung cheer nila na bet nila yung ginawa mong performance. Yes. Like, tapos, knowing me, na-give in all of the things. That in all the aspects in of life. Kahit dahil sa mga ganong performance level. Uh-oh. So, give na give ko. Hindi naman ako give na give doon. Parang normal. Pero nung naririnig mo yung cheer ng mga tao, parang, di ginalingan mo na. So, tapos after, alam mo yung parang after ko, nagpalakpakan pa ganun. Tapos yung director para sinabi na, uy, ang galing mo ganun. Napitan pa talaga ako. Sabi ko, sure na to. Parang alam kong may pera yon, pero mas doon ako sa putek. May commercial ako sa TV. Oo, te. Diba? May airtime ka if ever. Tapos expect na expectorant si Tanga doon. Di expect si Te. Ito yung parang means, ito yung latest kong broken-hearted moment yata, Char. Tapos, edi parang may day, well, Friday, ganyan, i-announce na yung ano, kung nakapasok ka dun sa cut. Di, eto na. Ako inasa, nagma-masters pa ako nito. Tapos yung ginawa namin sa masters, te, kasi mali-mali rin naman ako ng tinake na course. So, hindi na po ako nagma-masters ngayon, dawa po ako. Te, kami inagsukat-sukat ng damo ata nun. Basta kami inputik-putikan ako. So, haggard na haggard si Te. Tapos, mag-isa lang sa UP, Diliman. Tapos, parang, hindi ako, alam mo yung sure na ako, hindi ako masaya dun sa ginagawa ko magsukat-sukat ng mga puno-puno. Parang, gusto ko mag-artista. Gusto ko, parang, gano'n na isip ko kasi, ito, nag-commercial lang ng isang beses. Nag-VTR. Nag-VTR lang eh. Ayaw na nun sa ginagawa niya. So, ganun yung nangyari. Ito, parang, medyo na bad trip din ako nun. Though, tas may kasama pala din ako nun, nagkumain kami ganyan. Tapos parang, nabasa ko yung message na, I didn't make it. Ay, madilim sa mga puno-puno. Tapos parang, yun nga, expect na expect ka na. So, yun, medyo na-hurt talaga ako nun. Parang, ah? Parang kasi ako napaasa na naman. Tapos parang gustong-gusto mo yun. Gustong-gusto mo talaga yung moment na yun na ikaw imapa-commercial. Tapos parang tanda ako nun. Umuwi pa ako na ng Batangas. Sumakay ako ng bus. Ano mo yung drama sa bus na arte-arte ka? Ganun.
Napakababaw, pero yes, ayun yung naalala ko na rejection ko in terms of something I really, really want. You really want. Ang hirap din, ang hirap kasi nung ano, nung feeling na parang alam mo sa sarili mo na, shit, ako na. Kasi lang, hindi. Yun talaga. Iba yung feeling kapag alam mo sa simula pa na, ay, hindi ako matanggap. Kasi dun sa alam mo na, ako to. Diba? Yan ang pinakamasakit. Tapos ba, hindi ikaw. Ay. Masakit, oo. Sobrang sakit yung mga ganyan. Kapag ka mga, ako, kunwari, meron akong time na parang nag-a-apply ako sa work. Oo, yan. Tapos parang alam ko lang, tapos ang dami mo nang pinagdaanan, nag-exam na, interview one, interview two, panel interview, interview pa sa presidente. Mm-mm. Tapos parang, ang sasabihin sa'yo, ano, parang sasabihin na sa'yo na parang tatawagan ka ng HR to discuss kung ano yung next step. So parang, oh shit, syempre, president na. Tapos na yung next steps na. Tapos parang, minsan, ang tagal mong iniintay ng results. Mm-mm. Meron akong isang in-applyan before na parang gano'n, ang tagal ng result. Pero parang feeling ko sa sarili ko, ah, ako to. Mukha namang gusto naman ako nung ano, nung manager. Mukha namang gusto naman ako nung team. Mukha namang okay yung exams ko. Sobrang tagal. Edi, anong ginawa ko? Pumunta pa ako ng church. Nagdasal ako na parang, Lord, ano, bigyan niyo naman ako ng sign. Sabihin niyo na sa akin kung ako yung natanggap. Kasi parang alam ko naman sa sarili ko na kaya ko yung role, kaya ko yung ganito, and gusto ko yung role. Now, sakto, eh, pagkaalis ko ng simbahan, may nag-text. Parang, we regret to inform you na ganyan-ganyan. We have to pursue with another candidate. Tapos parang, Lord, ang bilis naman ng reply. Oo. Pero, ang dami natin ganyan, no? Yung lalo pag work. Minsan pag yung gustong-gusto mo, tapos ang dami mo na ng pagdaanan. Pero te, ako i-thankful sa mga ganyan, sa mga sinabi sa'yo ng HR na hindi ka natanggap. Kesa yung... Oo. Igo-ghost ka na biglang, ay, hindi ako natanggap. Natanggap ba ako? Update naman dyan, Hello po sa mga HR dyan. Courtesy naman po. Nasabihan yung mga aplikante kung natanggap o hindi. Or kahit anong update sa status lang nila. Yes. Help nyo rin sila kasi sobrang ano rin yun sa mind, sa utak ng mga tao, di ba? At isa yun sa nakaka-apekto sa mental health ng mga dapat kino-consider natin 'yan, 'di ba? Totoo. Kasi hindi nila alam na asang-asa na 'yung isang tao sa isang work. Lalo na kapag gustong-gusto mo talaga 'yon. No, 'yun 'yung pinakamasakit. At 'yung ang dami mo nang pinagdaan ng stage na napaasa ka na din na ay na-interview na ako ng ganito, eh. Next. Saka bibigyan mo kasi 'yan ng time, eh. Kapag mag-i-interview ka naman, mag-aayos ka. Dapat may spell to 'yung intern. Ka. Oh. 'Di ba? Tapos parang syempre, courtesy, yung ano lang 'yun, parang courtesy na i-update mo yung nag-a-apply na anong status. Kung di natanggap, edi okay, para maka-move on din siya. Kasi yung ano, left hanging ka, 'di ba? Yes. Ano yung status nyo? Maraming ganyan, hindi lang sa work. Hindi lang sa work, te, talaga 'yan. Laging ganoon. Talaga ba? Oo. Oh, hindi lang sa work. Ang hirap pag left hanging, no? Pag left hanging tapos hindi sinabi. Pero sa lahat ng aspeto, sabihin natin, sa dating ganyan din eh, yung nireject ka na pala, hindi mo alam. So, ayun. Te, ikaw, kasi ikaw ay lalaki, ikaw ay, nung mga high school, elementary, may mga niligawan ka ba, tas nabusted ka? Kasi syempre kami, mga sa girls nung bata, makakarush kami. Nakabal ako, baka nakikinig yung kaibigan ko naman nun. Parang kami naman, mga pag-girls, syempre nung younger pa, magkakarush kami, pero syempre hindi namin maliligawan yung mga crush namin. Pero feeling ko yung may mga rejections na kwento, mas more on the guys. Yes, do you have a busted or rejection moment? Ang daming rejection moments din nung high school sa akin. Oh. Kasi tapos parang, di ba pag high school kasi ito yung parang feeling mo, gusto mong ma-in-love, parang ganun, parang... Mm-mm. Sa batch na parang, ah, lahat sila nag-girlfriend, lahat sila naniligaw. So parang ikaw din, parang hindi ko alam kung bandwagon dyan, pero parang gano'n. Meron point nung high school. Artihan sa prom. Siyempre, di ba, pag prom, ano? May kwentali pala ako dyan. Sige, go. Diba? Parang pagka prom, parang gusto mo, ah, kailangan, ano,
isasayo ko yung ano, isasayo ko yung crush ko or inililigawan ko, isasayo ko. Kasi sa klase namin, yun, ang daming namin, nag-aabang kami na ito na yung last dance. Diba, ang nangyari, hindi ko na last dance yung gusto kong i-last dance. Kasi parang ang nangyari, magkakatapat lang naman kami ng table. Tapos, yung isa na, isa kong classmate, meron siyang niyaya na i-last dance. So, parang ako, in-observe ko lang siya nung una. Meron siyang niyaya na i-last dance, pero ni-reject siya. Tapos si Tanga, Hindi ako. Yung classmate ko na to, dinereject na siya nung niyaya niya. Dumiretso siya dun sa gusto kong i-last dance. Gets. Eh, yung gusto kong i-last dance na to, bet ka crush niya? Crush niya tong classmate ko na to. Hindi ako yung bet niya. Crush niya tong classmate na to. Ang nakakatawa doon, sa isang tabi, yung isa kong kaibigan na babae, bet niya yung classmate namin na yun. Siya yung, gusto niya sana siya yung i-last dance, pero hindi siya yung in-last dance. Ang nangyari, kaming dalawa na iwan sa ere, kami ang nagka-last dance. Big deal sa atin yung last dance, kami, no? Eh. Naiyak kayo haba na sayaw? Oo. Kasi parang, ako prepared ako dun, bumili ako ng necklace nun kasi parang ibibigay ko sa kanya pag nag-last dance kami. Hindi ko nabigay, ganun. Tapos malaman-laman namin, meron pa kami isang kaklase nagsususuntok ng wall. Hindi na isayaw. Naunahan ng isa pa naming kaklase. So, sungkita ng ilalas dan. Kala mo naman ang konti ng babae sa klase namin. 43 kami, 30 ang babae, 13 lang kami na lalaki. Napakadaming pwedeng ilas dance. Oo, nag-agawan pa. Pero, ang sakit nun. Ako doon, saktan din ako nung time na yun. Tapos parang after ng prom, lagi ko pinapakinggan yung last song na tinugtog. Tapos iyak ako ng iyak sa bahay. Hindi ko alam kung nag-iinarte lang ba ako o nasaktan talaga ako. Nasaktan feeling ko nasaktan. Then, bumili pa ng alahas si Tanga. Tapos ang ginawa ng mga kaibigan ko para lang matulungan ako, gumawa sila ng parang mini last dance sa classroom. Tapos, namin. Naisayaw ko siya. Dalawa nung, diba? At least may ganun te. Ang daming arte ng high school. Te, part yun ang memories. Ako din te, may ganyan. Hindi lang pala lalaki. Ako kasi naman, makrush ako, diba? So, tapos nung high school ko, hindi ako, alam mo yung ang mga high school ngayon, ang gaganda. Ako, Diyos ko, ang jubis ko no high school. Tapos, meron kasi ako talagang crush noon. Super crush ko din siya. Mga matagal ko siyang naging crush. Kung meron akong crush ng high school na ultimate, siya mo. Alam kong hindi ako yung ilalast dance niya. Ang feeling era ko rin naman. Parang second dance yata kami. Ang nangyari, second to the last o second sa simula? Second talaga. Second sa simula. Parang dapat ako yung first. Tapos parang nag-inarte pa ako kasi nga gusto ko ako yung last dance niya. Kaya ang ni-last dance niya, housemate ko. Shout out. Housemate ko nung college. Kaya ganito, ang parang umiyak din ako nun. Kasi parang, alam mo yung gusto mo nga, crush mo, tapos rejection. Parang, iba, meron pa talagang losing moment. Oo, parang losing moment mo yun noong high school na parang, syempre big deal sa atin yung prom, di ba? Big deal yun. Totoo. Gusto mong kiligin, ganyan. Tanda ko pati nun, ang pangit ng makeup ko. Hindi, nagpa-makeup kami ni mama. Tapos parang napuntahan namin matanda. Tay, umiyak pa ako nun bago mag-prom kasi ang pangit ng makeup ko, inayos na lang. Kasi parang naging dark pang gabi, pang party, pero inayos pa yun. Tapos dahil nga malaki akong babae, hirap na hirap ako bumili ng damit. Hindi masaya yung high school ko eh. Parang medyo marami akong insecurities nung high school. Mm-hmm. Hindi ko na-embrace masyado yung sarili ko. Tapos nga, may crush nga ako na medyo malabuan din yung ano namin kung may something ba kami o hindi. Tapos nakita ko na ang nilast dance nga niya yung Miss Alma Mater. Yung parang pinaka queen of the night. Tapos parang kilala ko yun. Sino? Kilala mo? Housemate mo ba? Oo, si Dewey. Hi, shout out Dewey. Siya yung aming Miss Alma Mater. Tapos siya yung sinayon. Hindi ko naalala. Pero te, hindi, iba naman ang bet no ni Dewey. De, iba yun naman yung bet niya. Gets? Yung parang, ang last dance ko ata, yung barkada ko, si Carlo. Shout out Carlo. Carlo Carpio. Hi. Ito yun. Tapos, altanda ko nun, sinundo ako ng van. Umiiyak ako sa likod ng van, te.
Nasasakyan na lang. Parang ilang gabi ako nun umiiyak kasi nga parang... Diba? Tapos ang kanta pa na, na ano te, na nagpapaiyak sa akin dati, yung kanta ni Tony na I don't know why when I look how in can your it? How can something so wrong? Sa amin nan, ang pinapakinggan ko ay ano, habang atin ng gabi by South Border. Katay mo nga. Di ko baka mamaya wala ako sa tono. How can something so wrong feel so right? Gabi. Ang drama natin, no? Oo, pero yun, nakakatawa. Pero hindi pa yun doon nagtapos, de, kasi nga, medyo niligawan. Parang, niligawan ko siya. Mm. Hindi ko alam kung ano, parang gano'n. Niligawan ko siya hanggang college. Oh. Tapos, may ubo na naman. May plema. May plema na naman si Tanga. Ikaw walang podcaster na may plema. Okay. Ayun nga, mga kaplema. Hindi. Ay nako, burahin na yung legends na yan, mga kaplema. Mga kaplema. Shout out mga kaplema. Dahil dyan, mga... dahil yun nga, yung nga, nilikan siya hanggang college. Tapos, nag-debut, syempre dumating sa debut. Tapos, yung panong debut, edi, syempre, 18 roses, di ba? Parang lagi kang, ano, second best. Tapos, hindi ako nilagay sa last. Pero alam ng mga tao na gustong gusto, na gusto ko siya, tapos parang ganun. Hindi ako nilagay sa last, ang nilagay si True sa last. Ba yan? Si True ba yan? Hindi. Si True. Best friend ko si True. Alam niya yung mga pinagdaanan ko. Oh, no. Tapos yun, tapos parang second to the last ata ako. Or di ko pa nga alam kung third, kasi syempre yung tatay pa. Di ko alam eh. Kung na matandaan. Tapos yung nilagay sa last, yung classmate namin ng high school na bet naman niya. Then ako yung nagpaano pa yan. Nagpaayos, bumili pa ng damit. Ganun ka pa yung naman, te. Nagpapatahi ka. Fabweb. Tapos yun, inayos pa. Parang inayos, tinulungan pa ako ng mga dormmates ko na bumili ng damit. Yun. Pero naligwak pa rin. Pero okay na po. Oo. Noong time na yun, ang sakit nun. Yung kapag... Ang sakit. Ang sakit nun. Pag hindi ka pili. Tapos parang yung kapag binibigay mo lahat. Hindi mo binibigay. Parang pag may... Kumbaga, nag-i-invest ka. Mm-mm. Parang gano'n, sa work, sa ano, pag nag-i-invest ka ng time, tapos ano, hindi mo... Tapos yung tinry mo naman, yung parang binigay mo nga yung lahat mo, tapos na-reject ka pa rin sa dulo. Ay, parang iba yan. Gusto kong pag-usapan natin. Parang gusto kong pag-usapan natin yung hugot mo na yan. Oo, dalawa yung hugot ko. Yung nung bata ako, yun din yung si Kuya kanina sa JS Prom. Parang, nakwento ko na to sa Crush episode, so listen to Crush episode with Melba and Arlene. Mm-hmm. Siya yung talagang in-effortan ko din yun eh, nung high school. Give na give ako doon. Pag may assignment, dalawa yung assignment ko, bibigay ko sa kanya yung isa. Mm-mm. Kasi hindi siya masyado magaling sa klase, mga ganun. Tapos, in-effortan ko yun. Tapos parang sa dulo, hanggang college, siya yung bet ko. Mm-mm. Tapos parang ang nalaman ko nga, ang bet niya yung isa kong housemate. Tapos parang sabi niya, ako daw ang best friend niya, mga ganun. Siguro... Tenong kinasal yun recently, naiyak pa ako nun eh. Parang, ikaw ang best friend niya, Bujoy? Bujoy, tang ina mga best friend niya. Sabi niya pa. Mga syempre, papi-papi lang. Pero yun nga, sa dating naman, yun, ito nang old age. Old age! Adult. Adulting. Meron din ako recent rejection. Parang, hindi naman yun, parang di mo natin na-share sa akin yan, no? Tanga ka. Or na-share mo. Yan, siguro yung mga rejection, yung mga ghosting, ganun. Mm-hmm. Rejection ba yun? Pero oo, definitely. Kasi ay, may isa ako definitely. Na ginost ako na ano, kilala mo char. Yung masaya na-hurt ako. Kilala ng kilala mo. Basta ganun. Oo. Yun, na-hurt ako dun sa ano na yon, medyo rejection hindi, na ghosting. Bago ka naman mag-ghost sa mga yun, meron ka pang isang rejection eh. Hay kakuda, ikaw ba ay magpapabudol sa Shopee? Kung magpapabudol ka sa Shopee, ay idamay mo na ako dyan. Alam nyo ba? Alam mo ba na ang Kuda Serye is now a sponsored podcast by Shopee? At kung ikaw nga ay magsha-shopping habang nakikinig nitong episode na to, i-click mo yung link ko. Nandyan sa description nakalagay podlink.co/6UX. Pag kinlik mo yan, papapunta ka ng Shopee at ayan na, start mo na yung budol na yan. Mag-shopping ka na at para ako din ay makapag-shopping. Thank you Shopee for sponsoring this episode. Bye! Hindi, bago ka naman mag-ghost sa mga yan, meron ka pang isang rejection eh. Yun yung gusto kong ano,
marinig from you. Gusto mo talaga? Gusto mo ba? Hindi. Oh, syempre rejection yun kasi parang hindi kayo nag-level up. Parang hindi pala kayo same ng feeling sa isa't isa. So yun nga, may nakadate ako tapos parang akala mo yun na. Tapos ang dami nang naganap. Tapos parang ibinigay mo ang lahat upang sa huli ay hindi pala kayo. Oh, na-hurt ako doon. Yun yung major heartbreak ko. Sarah Geronimo. Sarah Geronimo. Yun yung major na-hurt ako. Mm-mm. Ngayong matanda. Oo. Hurt ka nun kasi diba, nag-ano ka pa nun eh. Pumunta ka pa ng Bicol nun, diba? Oo, tanga. Bobo yun eh. Bobo yun si Just diba? Nung 2018 eh. Just, saka te ano, yun din yung nag-pave ng way. Nag-pave ng way na mag-i-pursue ko yung YouTube. Kasi parang lagi lang siyang nasa ano ko lang, nasa utak mo lang. Nasa utak ko lang. Tapos, ang dami kong mga binibidyo, hindi ko ina-edit, hindi ko ina-upload. Mm-hmm. Tapos nung parang, syempre, broken-hearted ka, yun yung nagpaano sa akin, na i-edit yung mga video para hindi ko maisip yung na-feel ko. Kailangan mo ng distraction. Distraction. Tapos parang, sabay pa yun, namatay din yung lola ko noon. Parang nadoblehan. Ako, na-double kill si te. Yun. So, yun talaga. So, grateful pa rin ako because of that experience dahil, like, ito, YouTube. So, ten, tagal na nun. So, te, ikaw, anong mga natutunan mo dun sa mga rejections na na-receive mo from rejection from work, rejection from someone you like, rejection from someone, something that you really like yung pag-audition, o kaya yung mga commercials, ganyan. Tayo, same tayo. Ay, te, meron pa tayo isang rejection. PBB audition. Tang ina yung PBB. Hindi ko talaga parang part talaga yun ng rejection. Ako kasi, ako, ilang beses ako nag-audition, parang 1, 2, 3, 4. Three mga times four? Ko ako, dalawa. Four ako, or five, lang. Mga ganun. Mm-hmm. Isa lang ba? O yun? Hindi ba dalawa? Isa beses lang ako nag-audition. O oh, sige, ano yung mga natutunan natin dyan? Bilang nakwento na natin yung audition natin sa PBB. Ay, ako parang feeling ko kasi, akala ko dati, pag nare-reject ka, lalo na kapag nareject ka ng taong, in terms of, kunwari in terms of work, in terms of love din, pag nareject ka, parang feeling mo, ano, parang hindi mo na kaya, parang ganun. Sakit, may, no? May ganun feeling pain. Na parang, oo, physical, parang nagmamanifest siya physically. Pero, parang feeling ko, yung pain din na yun, parang darating ka dun sa point na yung pain na yun yung magsasabi sa'yo na ayaw mo na. Oh. Diba? I mean, ayaw mo na end. Ano yung inaano-ano mo dyan? Hindi, yung pain. Ito, oh, promise. Ako, hindi. Yun yung talagang natutunan ko with regard to rejection. Especially sa mga recent rejections natin sa buhay na, yun, hindi ko na ikukwento yun. Yun, parang akala ko, alam nyo naman yan. Ba't ako nagkwento, tapos ikaw hindi ka nagkwento? Huwag na natin mag-usapan yun. Saka na. De, yun, di ba, alam nyo naman yung pinagdaanan ko nung time na yun. Tapos talagang, ano talaga ako nun. Parang lahat ng tao, lahat ng kaibigan ko, parang kulang na lang ano sa bunutan ako, saktan ako sa mga nararamdaman ko. Pero parang kinailangan ko lahat ng pain na yon to realize na parang ano na-realize ko yung value ng sarili ko. Na-realize ko yung na hindi ko pala deserve yung ganung treatment, hindi ko pala deserve yung ganung situation. And yun, parang doon ko na-realize na ano, parang yun nga, parang yung rejections, parang sabi mo nga, parang nag-pave siya ng way para ano, ang dami mong ma-realize. And parang na-realize ko rin na parang maraming opportunities, marami ka pang pwedeng explore, marami ka pang pwedeng gawin. And hindi ka dapat mag-dwell lang dun sa rejection na yun or sa pain na yun. Yes, yun, yun yung, I agree with you. Ang seryoso, sorry, pero yun yung ano ko. Ikaw? Oo, tama naman. Saka, kunyari, nag-reject ka, damihin mo yung pain ng rejection. Talagang masakit siya. Ma-feel mo talaga siya na parang physical. Para din, iba talaga yung umasa ka nga, nag-expect, tapos hindi mo nakuha. Iba talaga yung pain na yun. Tapos, damhin mo lang yung pain. Tapos, after, kapag okay ka na, marirealize mo, ah, kaya pala ako na-reject doon kasi may something for me pa na mas okay. May something for me pa pala na mas, ayun pala, mas scary. Ulit ko lang. Hindi, yun, na parang may better things pa na darating sa'yo. Hindi mo rin, parang merong para sa'yo. Kahit hindi better. Kaya kung, oo. Yung dapat sa'yo. Parang yung dapat sa'yo. So, ayun, i-embrace mo rin yung pain ng rejection and then parang sana, may time kasi na
may mga tao na hindi kayang i-handle yung pain nila. Kung ganun, kung too overwhelming na kasi yung pain, parang ano, try to reach out to the people you love, the people na nagke-care sa'yo. And kung kailangan, try to reach out yung professional help. Kasi sometimes, yung pain kasi sobrang overwhelming and parang as a person, may tendency na mag-dwell ka na lang doon and kakainin ka na ng pain na yon, kakainin ka na ng lungkot na yon, kakainin ka na ng rejection na yun. Pero tapos magiging okay ka din. Tapos dyan sa rejection din na yan, mamimit mo din yung mga talagang friends mo na concern sa'yo, na talagang sumusuporta sa'yo na, di okay lang yan kung hindi ka matanggap dyan. May parap yes. sa'yo. Pa doon mo rin din makikilala yung mga true friends mo, yung mga tunay na mga sumusuporta sa'yo. Nandyan para sa'yo. Mm-hmm. Talagang sasabihan ka na mali ang ginawa mo, hindi talaga din yan deserve mo. So, makinig ka din sa mga kaibigan mo, Dustin. Parang sinasabi sa'yo ng mga kaibigan mo na kasalanan mo naman yan, kaya ka nasasaktan. Patanga-tanga. So, pag na-realize mo na yon, yun na. O yun. So, pero gets ko yung sinasabi. Yun nga. Kung hindi mo na rin kaya yung pain, magpasiksik ka na ng professional help. Mm-hmm. Yung kasi minsan yung rejection, yung trigger din siya sa mental health ng ibang tao. Hindi lahat kasi, parang hindi tayo pare-parehas kung paano mag-handle yes. ng rejection. Kaya at yung pain. Ako naman, dyan sa dahil dami na, tanda na natin, ikaw ba, nung mas tumanda ka, mas madali mong mas madali kong ma-accept yung mga rejections. Mas parang, okay, kung hindi ako gusto, eh di wag. Kung hindi ako natanggap, konting emote-emote lang, tapos, oh sige, okay na din. Dahil din nga, ang dami mo ng bubog, ang dami mo ng beses yung na-experience. Sanayin ka na. Ako, medyo ganyan, in terms of, kware, sa work, hindi ako natanggap sa mga ano. Sa daming beses na natin na-reject sa work, parang, ang dali na rin natin mag-move on eh, no? Diba ako? Nung habang ako medyo ganun din. Pero parang minsan, yun nga eh, siguro babalik din ako sa, parang sabi mo, yung character ko medyo competitive. So parang minsan, nahihirapan din akong tanggapin yung rejection. Medyo nagdudwell ako ng konti. Pero yun nga, parang kapag kakausap ko naman yung mga tao, parang yun, sila na yung nagpaparealize din sa akin na ano. Yun nga, na... Hindi naman doon natatapos yung opportunities na meron sa mundo. Hindi naman, parang pag na-reject ka, hindi siya doon nagtatapos, di ba? Totoo. Eh, ano, kung na-reject ka, balay mo, kaya ka na-reject kasi ganito, ganyan. Di ba, ang daming ganun, ang daming, ano, nag-start sa failure, pero nag-succeed naman sa life. Yes, diba? SB19. Yan na naman, SB19. Grabe yung rejection sa kanila dati. Basta ako din naniniwala dito sa pag-YouTube kong ito. Na may patutunguhan to. Parang ngayon, hindi ko pa siya na-feel. Parang feeling ko, give up na rin ako sa antagal ko na ginagawa tapos hindi ko pa na-achieve yung mga gusto ko ma-achieve. Sana naman, yung mga pinagtrabahuhan in the future ay may magbunga. So, hindi, parang ano kasi yun, di ba? Parang yung perfect timing. Parang, do cliche siya pakinggan. Parang, dun ko na, sa mga nakikita ko rin, sa mga napapanood ko, parang dun ko nakikita na parang, nare-realize na, oo nga, meron atang baka totoo yung sinasabi nila na parang merong perfect timing. Ako naman yung example ko, yung tala ni Sarah. Diba? Maipising. Hindi, pero parang ganun eh. Parang yun nga yung isa dun sa laging nasasabi na nung tala ni Sarah Geronimo before, hindi siya napapansin. Sakto lang, umingay siya, pero hindi ganun ka-massive hit. Pero eventually, naging ano siya, phenomenon. Yes. Diba parang ganun? May timing talaga. Ganun. Diba? May time for perfect everything. Time. Alright, so if you like this episode, sana nagustuhan nyo, sana hindi kayo masyadong na-depress. Ano? Or Or sana naman, binawi naman natin sa ano. No? Sana naman nabawi natin yung ano, yung medyo mabigat kasi yung rejection, pero nabawi naman natin kung anong importance din. Kasi part of life eh. Oo, te. Sa, part of life ang failure, di ba? Oo, part yan ng buhay. Lagi mo riyang madadaanan. At saka ako talaga, key talaga ay acceptance. Acceptance na na-reject ka, ganun. Na hindi agad-agad mo ma-accept lahat ng bagay pero ayun yung magiging susi para mag-move forward ka sa buhay. Wow. So if you like this episode, please follow Kudaseria on Spotify, Google Podcast and Apple Podcast. You can also watch this video on YouTube. Subscribe to my channel, Jazz Abirilia.
Yes, tama, tama. Tinigilan kayo. And of course, share pa yung mga natin, mga Spotify and YouTube natin na, ng episodes. And of course, yun nga, send na. Send na kayo ng inyong, kung naririnig mo to, entries pa ulit-ulit na. Sana naman makaisa. Sana naman. Oo. And sa Jerry, kung naririnig mo to, entries, ating ano, tinyurl.com/kudaserye, capital K, N, M, and of course, wag nang magpatumpik-tumpik pa. Join our After Podcast Kuda Group at tinyurl.com/kudaseryefbgroup. Doon tayo magkukudaan at magtatanungan at magsasayahan. Sasayahan? Hindi ka nga nagpo-post. Mga kaplema. Mga kaplema ni Das. Hindi, mag-post ka doon para magkwentuhan tayo doon. At, yes. Yes, hindi lang doon. You can follow Kudaserye din on Instagram. So, pwede nyo i-share to sa IG stories at itag nyo kami sa @Kudaserye at marami kami ng mga papol. Minsan, mas active din tayo sa Instagram. At thank you sa mga nagre-respond lagi sa Instagram ng Kudaserye. Tag nyo kami ni Jazz at Jazz Aberilla at Dustin. Legend Dustin. Ay, wait lang ha. Shoutout ko lang kasi as of today, August 13, ang atin pong followers na sa Instagram ay, wait lang, pinubukas ako Instagram ko, 405. So, madami na to. Tapos, kasi parang 1 year ago, nakita ko sa time hop ko, yung followers ng Kudaserye ay 100 lang. So, growth congratulations sa ating mga kakuda. Growth pa rin to mga kuda. And, eto din, dito ako pinaka na happy sa Spotify followers natin. So, yeah, announce ko. Dati kasi, hindi ko na masyado itong nache-check eh. Tapos doon chine ko last time, nagulat ako na meron na tayong, wait lang, pose. Ano te, bingo? Pabingo ka te. As of Paloto. As of August 13, meron na tayong 253 followers on Spotify. Thank you so much for following Kudaserye and supporting Kudaserye. Yes, sana mag-grow na mag-grow pa yung community ng mga kuda natin. And yes, syempre mas marami pa tayong topics na madi-discuss in the future. Discuss talaga na naman. Ayaw ka, teacher. Kuda. Pagkukudaan in the future. Alright, see you mga kuda next episode. Bye! Bye-bye! Nasa Lazada yan. Lahat ng gusto mo, nasa Lazada yan, mga kakuda, mga kajasters. Kaya ano pang hinihintay? Ba't ganun? Lagi yun na lang ang ano ko. Ano pang hinihintay? Pero yun nga, kung ano pang hinihintay mo, gamitin mo na yung link ko dyan sa description box dahil lahat ng gusto mo, nasa Lazada yan.